Muling binigyang diin ng IATF ang kahalagahan na mapalawak ang pagbabakuna ng booster shots. Ito'y upang mapanatiling magandang takbo ng mga negosyo. Samantala, nakatakda namang ilabas ng IATF ang panibagong alert level na paiiralin ngayong Abril. Si Mela Lismora sa detalye. Rise and shine, Mela. Anumang araw ngayong Linggo ay nakatakda ng ilabas ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang bagong alert levels na paiiralin sa bansa para sa buwan ng Abril. Sa programang Laging Handa, iginiit ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion, na malaki ang naitulong ng kasalukuyang Alert Level 1 sa Metro Manila at iba pang lugar para sa pagbangon ng mga negosyo at pagbabalik ng trabaho ng marami nating kababayan. Pero para mapanatili ito at mapalawak pa sa buong bansa ang estado ng new normal, mahalagaan niya ang pagtuturok ng booster shots. Malayo pa rin ang mga booster shots at alam naman natin nagwiwi ng mga primary doses on the 5th, 6th month. No? So I was all for alert level 0, pero dapat mataas yung percentage of boosting sa mga LGUs. No? Yung posibleng threat for the second half, kung mabababa ang boosters natin, then may posible na baka mamaya magkaroon tayo ng surge. No? Dahil yung waning immunity, we will start to feel that by the second half kung hindi tataas yung boosting. Hinggil naman sa turismo sa bansa, ikinatuwa ni Secretary Concepcion ang desisyon ng IATF na payagan na ang lahat ng fully vaccinated foreigners na makapasok sa Pilipinas kahit walang entry exception document simula sa April 1. Sa ganitong paraan, hindi lang anya turismo ang mabubuhay kundi maging ang iba pang sektor sa bansa. Malaking bagay rin yan yung tourism, no? Kasi dalawang taon nasirado yan at halos yung mga negosyante natin dito sa tourism medyo tinamaan. Mas maganda yan para talagang kumita na rin itong maliit na negosyante natin. Mela Lasmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.